Hello, magandang araw po sa ating mga bossing. So ngayon, araw na to, magpapalit tayo ng brake pad sa harap ng ating motor. Medyo maingay na kasi. Okay, umpisahan natin. Tanggalin natin yung gamit ang flat screw. Tanggalin natin yung nut na cover doon sa tornilyo ng ating brake pad. Ayan, so tanggalin natin yung ating tornilyo. Paluwagin natin gamit ang 5mm na size ng Allen wrench. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo maluwag siya, no? Alaga ko lang siya sa WD-40 para maiwasan natin lagi may stock up yung ating mga tornilyo. Then, gamit yung 12mm na socket. Tanggalin natin yan, yung dalawang tornilyo na yan ng bracket. Okay, tanggal na natin yan. So, syempre, sa pagmamakakalas tayo palagi, yun yung tatandaan. Na kapag magkakalas tayo is laging counterclockwise. Ayan. So, ubutin lang natin yan. Medyo magalit na kasi hindi napantay yung ating brake disc. Yung disc plate natin ay hindi napantay kasi dati naubusan ng pad dyan. So, yung ngayong pad na ating pad, humakab na siya doon sa ating disc plate. So, hindi na siya pantay. Medyo ubus na yung parting gitna. Pero okay pa naman siya. Hindi pa naman siya ganun kanibis. Wala pa kasi dumadating na standard na display. So, siguro pag dumating yan, saka na natin palitan. Umabo lang kasi yung ating pad kasi naingay na siya. Nakayod na naman. So, kailangan na natin palitan. Hindi na natin mangantay kasi lalong masira yung ating display. Okay, ayan. Tanggal na yung ating pad. So, matapos nating matanggal yung ating brake pad, tatanggalin naman natin yung ating bracket. Ngayon. Tapos, ilulubog natin yung ating dalawang piston. So, ako talaga nag-provide talaga ako ng C-clamp para mas madali ang trabaho. Kasi pagka yung naglulubog, medyo mahirap. Merong minsan pagka sobrang labas na yung piston, ang hirap na niyang ipasok. So kapag ka ganyan, meron tayong C-clamp, kahit dalawang piston pa siya, basta meron ka lang flat bar o kung anumang flat na bakal, pwede mong isaping para madaling itulak na C-clamp yung ating mga piston. So napakahalaga na may tulak natin yung ating mga piston ng ating caliper para hakab mas maganda yung laro ng ating brake pad. At saka para kahit syempre bago na yung ating brake pad, makapal na siya, hindi na tayo mahihirapang magpasok ulit yung pagkakabit natin. So ayan, kakabit naman natin yung ating bracket. So bago nyo ikabit yung bracket, ugaliin nyo na maglagay ng grasa. O grasa, langis, pan-lubricate dun sa ating bracket para lumalaro yung ating caliper mismo dun sa pinaka-bracket. Kailangan kasi na lumalaro siya para maiwasan natin yung pagkapit ng preno para makapag-adjust ng kanya yung ating caliper habang nauubos yung ating pad. So, syempre, habang nauubos yung ating pad, kailangan lumaro ng ating mismo caliper base doon sa hakab ng sa disc brake niya, sa disc plate. So, ayan. Gamit nating brake pad ay pang Wave 110. So, simula nung mabili ko yung motor na yan, simula nung unang, bali pa tatlong beses ko na nagpapalit. Kasi wala akong nabibiling original SGP. So, ayan, pwede naman siya. So, bali, ilang taong ko na siyang ginagamit. Okay naman siya. Hindi ako nagkakaroon ng problema. At mas maganda yung mas maganda yung hakab niya. Mas madali siyang lumaro, madali siyang humakab sa display. Basta, importante, syempre, properly maintain yung inyong preno. Laging nalulubricate yung mga kailangan langisan, kailangan grasahan.
malinis natin yung mga parte kasi prone siya sa dumi. So kailangan natin siya nalulubricate ng ayos. So sa pamamagitan ng paglulubricate, iwasan natin yung pagkapit ng preno at magkaroon tayo ng problema. Yan, kabit na natin yung dalawang tornilyo ng ating brake pad. So pag naghihigpit ako niyan, so konti lang, hindi siya yung talagang sobrang higpit. Kasi ayokong dumating yung time na pagpapalitan ko na siya ng pad, hindi ko na siya mabuksan kasi napakatigas. So, sobrang higpit, minsan nabibilog na yung allen wrench natin. So maraming pagkakataon na nangyayari yan sa shop na nagkakaroon ng problema yung mga, kaya nagpapalit sila ng mga caliper kasi hindi na mapalitan ng pad kasi yung mga tornilyo na nakaano sa pad, hindi na siya matanggal. So pinakaparaan na lang is palitan. So mas mahal yun, di ba, kaysa pwede mo naman siyang higpitan lang ng tama. So ayan, yun yung dapat na hinihigpitan talaga kasi yan yung nakahawak sa ating caliper. So kailangan talaga natin higpitan yan para iwasan natin na magkaroon ng aberya. Okay, so balik na natin yung dalawang nut cover ng ating tornilyo ng ating pad. So tamang higpit lang din yung ano natin dyan para hindi siya mag-stack up. Okay. So ayan, pag nakabit niya na yung pad nyo, huwag nyo munang tetestingin kaagad yung motor kasi wala pa siyang preno. So ang unang nyo gagawin dyan is syempre ipipisil-pisilin nyo muna yung lever. Huwag kayo magtataka kung medyo wala pa kasi nakalubog pa yung piston. So pisil-pisil lang hanggang makuha nyo na yung tamang play ng inyong preno. So ayun, so maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-like and subscribe para masuportahan po yung ating channel. See you on next video po natin. God bless us all and ride safe. Thank you po.